Magandang araw mga kabataan. Ako si Kevin De La Cruz and I am from the Hashtag Not Alone program. And today, no, I am giving this talk in as part of our invitation to the 20th International Youth Day celebrations of the local government of Quezon City. And today, no, I will be discussing about the different ways, no, on how we can cope up, no, given the crisis that we're actually facing right now. Na sa totoo lang, hindi naman nalalayo, no, sa ating mga kabataan na yun nga, na lahat tayo ay naapektuhan talaga nitong pandemya na ating nararanasan. So ano nga ba yung mga bagay na pwede nating gawin para maibsan yung ating mga nararamdaman na nakalungkutan, natakot, at kung ano-anong emosyon, roller coaster of emotions that we're feeling nowadays. So, meron akong hinihanda, no, na apat na punto. So, yung apat na punto na yon, okay, para lang tayong nag-aaral, no? Okay, since karamihan nga sa ating mga kabataan estudyante, no? It's patterned after A, B, C, D. Yun. So, napakasimple lang po, no? At madaling matandaan. So, what is A? So, A is actually activate your passions. Yan. So, sa mga panahong ito, no? Marami tayong nakikita sa ating social media na nagsisimulang mag-bake, nagsisimulang magsulat, mag-drawing, mag-color, no? So, yung mga bagay na yon, hindi yon pampalipas oras lamang, kundi pampaangat ng ating kapasidad bilang mga kabataan. Kasi, hindi man tayo pwedeng mag-gather ngayon publicly, no? Pero yung mga bagay na simple na yon, it actually increases, no, our capability to even lead, no? Kasi yun nga, nasa-sharpen tayo, no, even in the small ways, no? So, activate your passion. Kasi yung mga bagay na joyful tayo, no, it gives us that sense of fulfillment even though we're locked down in our homes, di ba? Even though we're inside our homes with our families, no, we're doing what we love. Next is letter B. B means be a blessing for others. So, hindi lang naman tayo yung magiging isolated, no, na sige, we pursue our passion, we'll just do it alone. Recognize that there are other people around us, no, who need our help, who need our support, di ba? Whom we can talk to. So, when you say be a blessing for others, no, spend some time to help our parents, to help our colleagues, to help our classmates even, para, yun nga, kahit na simpleng suporta lang, no, na binibigay sa pagtulong sa bahay, or tulungan natin siyang gawin yung task na kailangan niyang gawin. Of course, online lang kasi hindi pwedeng personal interaction, no? So, be a blessing for others. Think of the random acts of kindness na pwede natin gawin at this time. Then, number 3 is communicate with your peers. So, be a blessing for others, no? Help the people who are in need. Help your family to do their task. Ngayon naman, communicate with your peers. Because, you know, there's so... Kung baga, hindi man tayo talagang makapag-volunteer, no, to help our frontliners, di ba? Kahit na simpleng ano lang, no, pag-reach out sa mga ating mga kasamahan na problema, di ba? Na yun nga, to be a listening ear for others, no, it might be the greatest intervention that we can do at this time, di ba? Tayo rin naman, kailangan nating mapakinggan sa mga kwento natin, bigyan din natin yung iba ng espasyo nila para, yun nga, mapagbigyan sila na makapagsabi sa atin ng mga concerns nila, no? Then, of course, that's the entry point for us to engage them. Then lastly, letter D, diminish negative news in your feed. Yun. So, ang dami-dami mga lumalabas na mga balita, di ba? Lumalabas na updates. So, syempre, kailangan naman natin maging updated sa mga latest news from our local government, from the news channels, no? Pero syempre, minsan, wag naman whole day yun lang ang inaatupag natin. Di ba? Napapakinggan yun. So, listen to good news. I mean, try to find ways, no? Na, yun nga, na imbis na makinig ka lang, di ba? Parang you intentionally listen to good news. You become contributors to your community. Pag nag-share kayo sa Facebook, no, more of good news, 'di ba? So that yun nga, we can get through this together. And we can all cope up, no, in such a way na we give ourselves a space na makaisip ng paraan imbis na malunod sa dami ng problema. 'Yon. So mga kabataan, kaya natin 'to. And let's practice ABC, activate your passions, be a blessing for others, communicate with your peers, diminish negative news. Okay?
So, maraming salamat po, Local Government of Quezon City, at mga kabataan, kaya natin to. Happy International Youth Day! Kabataan QC, ano ang matutunan nyo sa video na ito? I-comment down below, i-share, at i-tag ang inyong tatlong Facebook friends. At huwag kalimutan na i-public ang inyong shared post. Sa darating na Friday, alamin natin kung isa kayo sa makakatanggap ng aming special giveaways. See you!